ano yun mang yan? Ito yung ano, yung pang, ano to, pang, pang-anim na order ko na yata to. Ito yung ano, tawag dito. Fountain pen. Fountain pen? Yes. Ito yung madalas kong in-order sa Lazada. At ito yung pang-anim na na... Para po ito sa mga ano, mga bata na gustong matuto, ganito po yung sulat. Ayan po. So, nag-order po ako gawa ng ibang size naman yung ano ko, binili ko. 2.5. So, gagawin po natin, itatry po ulit natin magsulat, ano mga boss. Sa mga bata dyan na gusto matuto ng ganito, napakadali lang matuto ng ganito mga kids. Mura lang yun ang father na. Yes. Yung totoong price po nito, yung original price nito, so hindi naman talaga original to. Aabot po ito ng, ang pinakamababa po nito ay 7,000. Yung pinakamataas po nito ay 13,000. Pero ito, dahil sa Lazada at China po siya, nabili ko lang siya sa halagang 140 pesos. So parang lumalabas na 200 pesos na rin gawa ng 60 pesos po yung shipping fee. Shipping fee. So lagyan po natin siya ng laman, ano, mga boss. Ito po yung ano niya. Ayan. Itong pilot ink naman ay nabili ko sa halagang 220 pesos. Ayan, ganito po ang paglagay ng laman diyan, mga boss. Kinaikot-ikot. Okay. Lagay po natin siya dito. Okay. So, maya-maya po gagamitin po natin at para bumaba po yung ink niya. So, meron po akong ilang piraso dito. Ito po siya. Halos, nagamit ko na po lahat. Sa mga gusto pong mag-order dyan, magsabi lang po kayo sa akin. Ito po yung aking fountain pen na collection. Ayan. So, gagamitin natin yan mamaya. 2.0. Hindi, parang ng 2.0 yung binili mo. So, gusto nyo po makita habang ako yung nagsusulat ng ganito. Opo muna, mother. Shoutout nga pala dyan sa kaibigan ko kay Ruben Saligumba. Kasi nung elementary po kami, siya yung may kauna-unahan na ganito. Pero yung sa kanya, yung parang kay Dr. Jose Rizal, yung bisawsaw, sinasawsaw sa ink. Ito naman hindi. Ito. Ang ano po niya ay, ang size niya ay 3.0. Ito naman, nilalagyan ng ink. Ayan. Ito po siya. So, tatry po natin na lagyan ng laman itong fountain pen natin. Bukong mamapa ka muna. Ayan po. Ito po siya. Ayan. Yung ano niya, ID tulak. Magka-practice po tayo magsulat. Dito po natin siya ilalagay. Ayan. Ayan. Tapos, saan na yun? Sa kanina. Ito. So, medyo ano lang naman natin po siya. Ayan. Hanggang sa umabot po dun sa may ano na yun. So, meron ko ng tinta. Tapos, itatry po natin na magsulat. Madali lang po ito, lalo pa sa mga kabataan po ngayon na
mahilig po sa lettering, ito po yung try ninyong bilhin. Kung gusto niyo po, mag-order po kayo sa akin ng ganito. Diyan po sa lalo na po diyan sa mga kababayan ko po diyan sa Oriental Mindoro po. Kung gusto niyo pong bumili ng ganito. Ako po ay nangongoleksyon ng mga ganitong panulat. Fountain pen. Wait lang po kukuha lang po ako ng papel para try natin kung maganda yung sulat natin. Try natin ano daw, halimbawa Ginebra San Miguel. Ginebra San Miguel Pale Pilsen. Pale Pilsen, tama ba? Isusulat natin yung pangalan ng anak natin. Ayan. Okay. Walang laman. Okay, ayan. Okay.